Ang nangyari, yearly kang pinadadala ng BIR letter of authority. So, ang anong gagawin mo? Ito yung sample ng BIR letter of authority. May kasama yung checklist of requirements. Hindi matitigil yan kung hindi ka kikilos at pababayaan mo na gawin sa'yo yung pag-i-issue ng LA. So, meron tayong solusyon dyan at nasa case number 2 tayo. Again, kailangan mong merong diagnostic matrix para rin yan sa kapakanan ng sarili mo. Kung ikaw yung may-ari ng company, dapat ikaw ay fully informed kung ano nangyayari sa BIR investigation. Simple lang naman ang laman nito. Hanggang 10 lang ho yan. Pwede nyo naman itong hingin sa akin. So, lagay nyo lang dito yung pangalan ninyo. Ito yung year ng audit. Okay. So, susulat mo kung yearly ka na audit, per LA to. Kailan mo na-receive yung LA? So, doon sa first case natin, case 1, sinabi natin yung kaimportantihan ng letter of acknowledgement. Mababasa nyo naman yung benefits niyan doon sa ating description. So, ang susunod natin is request for immediate audit. The purpose of immediate audit, kailangan may 1 day yan na interval para ipareceive nyo. So, ang purpose nung immediate audit, papakita ko lang sa inyo, meron ho tayong available template niyan. Ayan po yung available template niyan. Mabibili ho niya ng 10,000 pesos plus VAT plus EWT. Pwede ho ninyong gamitin ng paulit-ulit kung multiple ho yung letter of authority nyo. Multiple din nyo gagamitin yan sa inyong business. So, kung 10 po yung letter of authority nyo, ang alaga lang nito, 1,000 kasi 10 beses nyo gagamitin. Eh, ano ba benefits nyan? Napakasimple. Napakasimple. Ini-establish ho kasi natin dito yung inyong right, ini-enforce natin. Eh, ano yung right na ini-enforce natin? Naku na, napakadami. Bibigyan ko lang ho kayo ng 3. Number 1, ini-enforce natin yung right saan mangyayari yung audit. That's a right. Number 2, ini-impose natin kailan mangyayari yung audit. That's another right. And the third right na sinasabi ko is paano mangyayari yung audit. Bihira sa mga taxpayer na may LOA na kiniklik yung like nito. Dapat ang i-click nyo yung heart para mag-spread ho tayo ng love. Ang ibig kong sabihin, kung gusto nyo ng love, ilove nyo muna sarili nyo. At para matutunan nyo yung paglalove ng sarili nyo, mag-file ho kayo ng request for immediate audit para hindi ho kayo issuean ng subpoena duces tecum. Ayan, yan ho yung panakot ng mga revenue officer tsaka group supervisor. I-refer namin to sa legal division, which is, ibig sabihin lang ho nun, 2 beses ho kayong nag-deprive sa mga BIR na i-examining kayo. Examination of your books of accounts is a very good experience because you will learn many things. Kesa ho maglalagay ho kayo, wala ho kayong matututunan. At wag nyo na hong gawing ehemplo sa sarili nyo o sa pamilya nyo yung ginagawa ng kaibigan nyo o kakilala ninyo na naglalagay sa BIR. So, available na ho yung ating template para dyan. Gamitin nyo na ho. At ang susunod ho nating topic ay yung audit requirement classification. Ipaliwanag ko sa inyo sa case number 3. At kung kayo po ay mayroon namang sobrang pera at gusto nyong maging partner si Emilino T. Maestro, ito po yung letter of intent na isasubmit nyo sa akin. So, nag-a-avail na po kayo ng franchise niyan at mayroon pwede po kayong kumita ng 40,000 per client. So, ano pa hinihintay po ninyo? Bumili na kayo ng template at mag-franchise na po kayo sa akin. Hindi nyo kailangan ng experience. Hindi nyo kailangan maging lawyer o maging CPA para mag-practice ng taxation. Maraming hanap buhay sa taxation at sana po ay isa kayo sa magkaroon ng opportunity kumita ng disenting pera. So with that, peace and happiness be with you forever or for life. At sana po ay maging masaya ang inyong buhay at kabuhayan. See you in my next video.